Ay mga kagri, magandang araw sa inyong lahat. Welcome po ulit sa ating pagtambay dito sa ating agriculture channel. So yun, magandang araw po sa pagtambay ulit sa ating channel po. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe po sa ating channel. Ngayon po is nasa 24 subscribers na po tayo. Maraming salamat po. Thank you po guys. Thank you po sa pag-subscribe po. Maraming salamat po. Alam niyo po, sobrang laki po ng pasasalamat ko po na hindi ko po minamalit yung 24 subscribers na to kasi sobrang laki ng bagay na to. And itong mga na-subscribe na to, sobrang nakakataba ng puso po, no? Kasi ano po, na-appreciate po yung ano, yung mga ginagawa ko po kahit simpleng-simple lang po. Maraming salamat po dun sa pag-support niyo po sa akin. Ayun po, dahil po dyan, magsha-shoutout po ako ngayon. Yung sa mga nag-comment po, magsha-shoutout po ako sa inyo. Ito po, bilistahan po ako. So yun, shoutout po kay Sir Agri ni Consi. So maraming salamat po sir. Binisita ko po yung page niya po and nakakatuwa rin po yung content niya. Bisitahin niyo rin po siya. Ang pangalan po ng page niya sa YouTube po is Agri ni Consi. So iba rin po yung mga tinuturo niyo po sir. Ibang level din po. So kung gusto niyo po ng yung may mga kinalaman sa changing ng water sa mga fund nila, si Agri Consi po, bisitahin niyo po siya. So yun, may mga tips po siya doon kung paano po papalitan o i-maintain na malinis yung tubig sa fund, sa pond po ninyo po. Kasi may napanood daw ang isang video niya doon na nag-aalaga siya ng fingerlings na hito. So yun, maraming salamat po Sir Agri ni Consi. Guys, bisitahin niyo po siya. Most recommended ko rin po yun. Yan, next po natin is si Jane Subibi. Hi po, ma'am, sir. Yan po, kamusta po? Maraming salamat po sa pag-comment sa aking channel po. Yan, next is si Ma'am Amelita. Ma'am, maraming salamat po sa pag-comment po. I know po na gusto niyo rin po mag-alaga ng crayfish po. So, nag-response na po ako sa inyo po and kung saan ko siya binili, bisitahin nyo lang po yung page na Rob and Claw. So yun po, doon po ako bumili ng ano po, ng crayfish ko po and sa Cavite po sila ma'am. Nag-deliver naman po sila ng ano, ng nag-ship sila ng alaga nila na crayfish. So yun po, better po na kayo na po personally mag-inquire po sa kanila po. Yun po. And next po is si Sweet Music. So, yun. Ma'am, sir, thank you for liking the video, sir, ma'am. Sweet Music, maraming salamat po. Thank you so much. Lito Villares, Jerry Revillame, Nels Hubby, Just Play, and Sir RJ Golok. Maraming salamat po sa pag-support na Sir RJ. So, maraming salamat po talaga. Nakakataba po ng puso. Alam niyo po yun, bago pa lang po ako sa ganitong larangan po, no? Pero nakakatuwa na may mga ganitong ano po, tao po na sumusuporta pa rin po, no? Kahit hindi nila kilala yung pinapanood nila. Maraming salamat po. Thank you po. So yun mga ka-agri, pag-uusapan natin ngayon, no? Babalikan lang natin yung 45 days na finiture ko last time. Kasi diba sabi ko nag-alaga ako ng 45 days na CCU kasi para dun sa handa ng anak ko sa April 7. So yun, bumili ako, recap tayo, bumili ako ng CCU 5. Tapos, ano date yun? March 6. So ngayon, ano na siya, March 14 na ngayon.
And gusto ko ipakita sa inyo yung resulta nung pag-aalaga ko ng manok. So, sa mga newbies na nagnanais na mag-alaga ng ganitong klase. Sorry. Sa mga newbies na gustong mag-alaga ng ganitong klase ng manok, ipapakita ko po sa inyo po yung resulta po. And yun po, maganda naman po yung kinalabasan nung pag-aalaga namin, 'di ba? Kasi sabi ko sa inyo, tested naman na namin 'to. Ginagawa na namin siya before, nag-aalaga talaga kami ng 45 days pang-consume, pang-handa. So yun, yun, ipapakita ko siya sa inyo kung ano na po yung itsura niya po. Tapos, sasabihin ko po sa inyo kung paano namin siya ginagawa po. Yun. So hi guys, update ko kayo dun sa alaga kong 45 days. What? Ayan. So ito na yung itsura niya magmula nung binili ko siya nung March 6. Malaki-laki na siya. Anong araw pa lang ngayon? March 14 pa lang. So yun, sa mga nagnanais na bumili ng 45 chicken, kagaya ko. Ito yung sinabi ko last time panghanda siya guys. Kaya kami nag-alaga ng ganito. So yun, kung makikita nyo naman, sobrang laki na niya guys. Ang laki ng pinagbago niya. Ilang days pa lang. Ayan, tignan nyo mabuti guys. Sa mga gustong mag-alaga ng 45 days, pwedeng-pwede guys. Hindi siya, tingin ko hindi naman siya mahirap alagaan, lalo na kung konti lang yung plano nyong alagaan. And ang bilis lumaki, depende nga sa pakain. So yun, sa akin, papakita ko sa inyo kung paano yung lifestyle nila. Na pakita ko naman na dati, pero ayan. Yung dyan lang sila guys, sa kulungan na yan. So, hanggang lumaki na sila. Ayan. Ayan. So, magkakasang laki guys, oh. Pare-pare silang lumaki ng ganito. Ayan. So, yun, kaya may maingay na bata. Say hi. Ayan. Kasama ko nga pala yung anak ko, si Mori. Ayan. So yun po, mga ka-agree, kung plano nyo mag-alaga ng 45 days, madali lang po siya alagaan for me, lalo na kung konti lang naman. And yun, may sapat na tubig, may sapat na pagkain, kailangan hindi sila nawawala ng pagkain, tapos tubig din kasi madali daw silang ma-dehydrate, sabi nung papa ng asawa ko. Ayan, pero tignan natin. Pag tumayo siya. Ayan guys, oh. Grabe improvement to. Ilang araw pa lang. So yan guys, ka-agree. Nakikita nyo naman po sa video na healthy-healthy po yung ating mga alagang 45 days po, no? Yun, kasi may kasama rin kasi akong marunong po mag-alaga yung papa ko ng asawa ko. Yun po. Nagawa namin kasi dyan, based sa observation ko sa pag-alaga ng manok, yung ilaw. Importante yung ilaw kapag sisiw. Kasi parang yun yung magsisilbing nanay po ng mga sisiw natin. So, importante po yun. Kung tatanungin niyo po ako kung ilang watts po yung ginamit namin doon, isang ilaw lang po siya sa maliit na kulungan ko. Makikita niyo naman po yung kulungan namin, maliit lang po siya. So, 15 watts lang po yung ginamit namin doon sa ilaw, sa apat na sisiw na yun. So, yun, kasi hindi siya pwedeng mataas. Kasi, pag masyado mataas yung watts ay madedehydrate sila and parang aatakihin yata sa puso, parang ganun. So may tendency na kapag sobrang taas ng watts nung ilaw na gagamitin nyo,
possible na mamatay siya. So, ano, timpla-timplahin lang yung temperature. So, yun po, sa mga expert po na nanonood po, please correct me po if I'm wrong. Pero yun po yung ginagawa namin. Pero, mas gusto ko po na advice nyo rin po kami na mga beginners po, sa mga nanonood po dyan, sa mga expert po, please feel free to comment down below po kung ano po yung mga any suggestions po na pwedeng gawin sa pag-aalaga po ng ganitong klase ng manok po. Tapos, yun. Next po pala is yung sa pagpapakain po. Mura lang naman yung patoka, nasa 40 pesos, pero hindi ko alam kung half kilo yung 40 pesos na yun. Nakalimutan ko na kasi itanong, pero yun, na pag ano pa lang, nag-i-start ka pa lang, nagsisimula pa lang po tayo sa sisiyo, hindi pa masyadong mahal yung pahain po, nasa ano lang po, nasa 40 pesos lang po yung ginagastos ko. And nung March 6, alam ko meron kakaubos lang nung March 10. So yun, kasi habang lumalaki rin po, lumalakas din po yung kain po nila. So yun po, pero mura po yung ano, yung pakain po. Tapos, ano pa ba? Yun, kailangan lagi silang may kinakain, may patoka palagi. Kasi ang advice dyan ng yung papa na asawa ko, ang advice dyan, pag matutulog, pagkagising, kakain, iinom ng tubig, tapos tutulog ulit, kakain, iinom ng tubig. Parang ganun yung, ano lang, yung buhay nila, paikot-ikot lang, kain, tulog, kain, tulog, kain, tulog. So yun, kailangan, importante yun na may tubig din sila. Tapos, ano po, kailangan malinis yung tubig po nila para, syempre, iwas bacterial din po. Yun po yung sa ano po, yung basic po na ginagawa namin. Pero, mas maganda po talaga, mga sir, ma'am, kung may idea pa po kayo, please, comment po sa baba po. Mas matutuwa po ang lahat kung lahat po tayo makakaalam po. So, yun. Next naman po is yung, sabi kasi, wag, madali lang daw ba high blood 45 days o sisiw ba? So, titimplay mo talaga yung humidity po nung ano, kulungan po, no? Yun po yung pagkakaintindi ko dun sa sinabi ni Papa. So, yun, kakaintindi ko dun sa sinabi ni Papa na hindi kailangan masyadong cover, lalo naman kung sa pa-summer naman na, and di naman siya ganun kalamig. So yun, lalo na nandito tayo sa Metro Manila po, pa-summer na talaga. So March, April, yun, yung mga ganitong panahon po, sobrang init na po. Yun po, yun. Ano pa ba? Tapos, ano lang po, daily routine lang po. Kailangan linisin yung upo. Kailangan, yan pa rin, consistent pa rin po tayo sa paglilinis ng kanilang tumi po, para wala po tayong mabalang kapitbahay po and hindi po masyadong mag-cross ng yung langaw po. So kailangan din po, masipag din po talaga tayo. So yun, sa mga ano po, sa mga teenagers po dyan na katulad ko po, teenagers. So yung mga wala namang ginagawa, may extra pera naman po, yan, yung mga 15 years old, pwede po kayo mag-alaga, pa-assist lang po kayo sa parents niyo po. Lalo na kung yun naman yung hobby po ng mga magulang niyo. Sure, I'm sure, sigurado po ako, matutuwa po sa inyong mga magulang niyo. Lalo na po kung may ganito kayong mindset na gusto niyo mag-alaga dahil ganito, panghanda, pangbenta, yun po. So iba-iba po yung reasons kung bakit tayo mag-aalaga, pero at the end of the day, tayo rin po mag-benefit po niyan. So yun po, that's it for today. Maraming salamat po dun sa mga nanood sa akin sa Crayfish po, no? Yung title na nangitlog ang alaga kong crayfish. So yun, hindi po talaga siya nangitlog kasi I think wala pa siya sa
sa maturity stage po. Maraming salamat po. Grabe po yung views po doon. Nasa ano na siya? Nasa 800. Di na ako sure. Pero maraming salamat po sa panonood po. Sobrang blessed po yun sa akin. Please continue to support my channel po. Agriculture. Maraming salamat po sa pagsuporta sa mga susunod na araw po po. And yun po, ingat po ang lahat po. God bless po. Bye-bye po. Ingat.